Hello mga sangkay! Welcome back to my channel. Ito po muli ang yung sangkay na si Sangkay Lons muling nagbabalik. Kumusta? Kumusta kayong lahat? Sana nasa maayos na kalagay ng lahat. Mapa dito sa Pilipinas or sa mga nasa ibang bansa, dobling ingat tayo, no? So, mega, mega love shoutout sa inyong lahat. Sa Team Sangkay Original, Team Sangkay Sponsors, Team Kalingap, Kuya Val, at Edna Kalingap Rob. Sa lahat ng aking mga followers, supporters, and subscribers, sa mga lolos, lolas, FWs, and PWDs, mega, mega love shoutout sa inyong lahat, and of course, I love you all. Ayan. Kumusta kayong lahat, mga sangkay? Oh, mega love shoutout sa Team Rochelle, no? Kay Ruel and Rachel. Sa Team Rochelle, Canada Squad 2023, kina Tita Linlin, kay Tita Annabelle, kay Tita Nancy, sa lahat ng mga Rochelle fanatics, no? Sa Team Kalingap, Kalingap Partners, at sa aking mga sponsors, kay Tita Bing, Horbin TV Vlog, kay Tita Mina Jaramillo, kay Tita Pia Payne, and kay Mamita ng San Diego, California, mega love shoutout sa inyong lahat. And sa diet, no, sa lahat ng mga nandiyan, kinakuyubala sa lahat ng mga Kalingap Partners, sa lahat ng mga mag-attend ng meet and greet Christmas party sa, no, sa diet, enjoy lang kayo dyan. Kuya Val, huwag ka nang magtampo sa akin. Kanina sa iyong live, nagtatampo ka sa akin na wala ako dyan kasi ako yung MC, sabi mo. Pasensya na kasi marami akong mga ano ngayon, mga invitations, no? Marami akong guestings ngayon, mga Christmas parties pa, dito sa lugar namin, iba't ibang mga purok may nag-invite sa akin, kaya pasensyahan nyo na ako. Sa susunod na lang ulit, Kuya Val, no? Ngayong araw na ito, mga sangkay, gagawa ko ng reaction video patungkol ito sa ano, sa kaganapan ng mga nangyayari ngayon sa Kalingap. Kahapon nag-live si naunang nag-live si Mighty Emmy na sinundan ni Kuya Val, and then kanahapunan naman sumagot si Mighty Emmy, sa kinagabihan sumagot si Kuya Val, and kaninang umaga may sagot muli si Kuya Val. Grabe yung kaguluhang nangyayari, no? Pero ito lang masasabi ko. Nakakalungkot man na naging apektado dito yung magkapatid si Kuya Val at saka si Mighty Emmy, no? Ang dasal ko dito ay sana magkaayos silang magkapatid, no? Magkapamilya sila, sana maging maayos din sila, magkabati muli sila. At sana, ang sa akin dito, no, na mas maganda siguro talaga dito sa Kalingap, ilabas ang mga ano, hindi makialam yung mga pamilyang matubang, no? Kung sino lang yung original na nandiyan dati, si Kuya Val, Kalingap Rob, Ate Edna, sila lang talaga ang masasabi natin mas may power sa Kalingap, no? Sa kaganapan dito na nangyari na maanghang na mga salita na binitawan ng kapatid ni Kuya Val na si Mighty Emmy, para bagang hindi maganda, hindi healthy para sa Kalingap, no, yung mga ganong words na bibitawan, and pati na yung kanyang asawa sumali na, para bang hindi na talaga kaaya-aya, no? Makikita natin dito na nagkakaroon talaga ng rambulan, or hindi rambulan, or tampuhan dito sa pamilyang ito. Well, gaya ng aking sabi, sana magkaayos ang pamilyang ito, no? Para sa akin, dito sa pag-alis sa MERD, no, kahapon kasi sinabi ni Kuya Val, yung umpisa, noong unang live niya, sinabi niya na ang MERD ay ang saklaw na lamang ay si Kalingap Rob or si Ruel, kung papayag si Ruel. Pero yung team ni Kuya Val, wag nang pakialaman ni Mighty Emmy, no? Pero sa kagabi, sinabi ni Kuya Val, totally wala na. Hindi na makikialam dapat ang MERD dito sa Kalingap. And kanina sinabi ni Kuya Val na sa kanyang live, hindi siya ang nag-alis sa Kalingap, sa MERD, kundi sila mismo ang nag-dissolve sa kanilang grupo, no? Sabi nga ni Kuya Val, nagtalunan sa GC. Sa GC ko, yung siya na lang ang naiwan doon. Ang napansin ko dito sa kay Mighty Emmy, no, sobra ang galit niya dito sa kay Kuya Val, dahil nga dito kay Maymay at saka kay Teacher N na pinapaboran ni Kuya Val, no? Hindi lang doon ang nakikita ko na dahil sa pinaboran ni Kuya Val itong dalawang ito, kundi
parang may personal na galit talaga si ano, si Mighty Emmy. Yung mga words na binibitawan niya laban dito kay Maymay at saka kay Teacher N, hindi ka aya-aya, no? Mapapansin natin na talagang meron siyang matinding galit dito sa dalawang ito. Si Kuya Val naman kasi, no, alam natin si Kuya Val na mapagbiro, ang kanyang mga binibitawang salita, may halong biro, no. Yun yung kinagalit ni Mighty Emmy, yung sinabi na depressed siya, merong sakit, meron siyang sakit. Yun yung lalong ikinagalit ni Mighty Emmy. Ang sa akin lang, no, ang napansin ko, base sa aking opinion, si Mighty Emmy kasi mula nung nagkaroon ng murder, ang pakiramdam ko sa kanya, para bagang feeling niya kasi naging powerful siya, no? Gusto niya na pakialaman lahat, gusto niya na sundin siya sa kanyang mga sinasabi, gusto niya yung nasa taas kasi talaga siya. So yun yung pakiramdam ko sa kanya, na walang pwedeng may umano sa kanya, walang pwedeng may bumali sa kanyang mga gusto. Yun lang yung napansin ko dito sa kanya. And yung sinasabi kasi ni Kuya Val dito na integrity and dignity, yun yung reason kung bakit nila inalis, yung unang reason kung bakit nila inalis ang MERD, dahil nga daw to protect yung kanilang integrity and dignity. Para sa akin kasi, no, meron ba? Natigilan si Sakay. Meron ba integrity and dignity yung ilan dyan na member ng MERD? No. Hindi ko nila lahat. Tinatanong ko lang, meron bang integrity and dignity yung ibang members dyan sa MERD? Kasi baka hindi alam nila kung anong definition ng ano, ng integrity and dignity. Sana ipinaliwanag ni Mighty Emmy. Or hindi lang natin alam na nabago na pala yung definition ng integrity and dignity ngayon. Baka ang definition na ngayon ng integrity and dignity, dapat maging balahura ka, dapat maging palamura ka. Yun na ba ang ibig sabihin ngayon ng integrity and dignity? Yun kasi yung hindi napapansin ni Mighty Emmy, no? Isa pa sa napansin ko dito sa kay Mighty Emmy, na para bagang nasusulusalan talaga siya dito ng ilan na nandiyan sa grupo niya, no? Na ilan na nandiyan sa member niya. Alam natin, kilala natin kung sino-sino yung mga yan. Ito pa, no, totoo yung sinasabi ni Kuya Val sa GC na nagtalunan, nag-alisan, kasi yan yung style nila. Aalis sila sa GC, pero meron silang binuong isang GC ulit, no? Nandoon sila. Iiwanan nila kasi nandiyan si Kuya Val. Aalis sila dyan sa GC na nandoon na sila sa bagong ano, sa bagong GC create nila. Marami akong alam, no? Marami akong alam, at alam din ito ni Ate Edna. Si Ate Edna, hindi lang po yan nagsasalita. Alam ni Ate Edna na ilan dyan sa grupo ng MERD na yan, na nagtatayo sila ng GC at pinag-uusapan nila si Ate Edna. Si Ate Edna ang kinilang pinagchichismisan. Noon pa yan, ibang GC, ngayon may ibang GC na naman na si Ate Edna ang kinilang pinupulutan. Sinabi rin ito ni Kuya Val na doon sa GC, siya mismo ang pinag-uusapan ng mga ito. Totoo ba? Ito lumalabas na. Lumalabas na talaga yung kung sino ang mga traitor sa Kalingap, no? Kagabi galit si Kuya Val dahil sa dito sa kay Bopil, no? Sa ginawa ni Bopil. Totoo 'yan, yung ginagawa ni Bopil na once na merong isang tao na babanatan, mayat maya babanatan niya 'yan. Gagawa siya ng reaction after 3 hours or 5 hours, pasusundan niya 'yan. 'Yun yung gagawin niya kasi may views siya. Pag nakita niya na may views yung unang reaction niya, pasusundan niya 'yan kasi para meron pa siyang ulit views, no? So, kumbaga nagiging gahaman talaga sa views. Kaya ganun ang ginagawa niya. Dudurugin at dudurugin niya yung tao na kanyang ginagawa ng reaction, no? Pansinin niyo kung si Bopil, ang ginagawa ni Bopil, ang kanyang mga content, kung meron ba siyang mga pagpupuri, paggawa ng reaction sa mga charity ni Kuya Val, wala. Kundi puro more on issues
yung nandiya dyan sa kay Bopil. So, napikom na talaga si Kuya Val dahil nga doon sa dalawang video na ginawa ni Bopil noon na hindi napansin, na napansin ni Kuya Val na siya yung binabash doon. So, makikita natin dito kung talaga nga bang may pagpapahalaga yung taong ito sa Kalingap. Yung laging sinasabi, mahal ko si Kuya Val, mahal ko ang Kalingap. So, ngayon nalalaman na ni Kuya Val kung sino talaga ang mga tao na talagang nagtataksil sa Kalingap. No? Lumalabas yung paunti-unti. Unti-unti. At alam ko rin naman na matagal lang alam ni Kuya Val ang ginagawa ng mga ito. Hindi lang nagsasalita si Kuya Val. No? Na alam ni Kuya Val na pat na talikuran siyang tinatraidor ng mga ito. No? Siguro si Kuya Val kagabi yung ano niya, hindi na niya napigilan yung kanyang nararamdaman na bakit kailangan ganito. Kalingap ka, sinasabi mong kalingap ka. Pero bakit parang ipinagkakanulo mo ako dito sa live mong ito, sa upload mong to. No. Yun yung napansin ni Kuya Val na mayat maya pasusundan at pasusundan. Ilang beses niyang iko-content yung kanyang yung tao na kanyang ginagawa ng reaction, which is mali naman talaga, no? Mali yung ganung gawain. So alam na ni Kuya Val, dito kung sino yung mga tao talaga na sinasabi lang na mahal ang Kalingap pero wala sa puso, pero mayroong pagtatraidor sa Kalingap, no? Kanina pa si Kuya Val, sinabi pa ni Kuya Val na inalis, hindi siya ang nag-alis sa MERD, no? Kundi MERD mismo ang nag-alis. So alam ko maraming mga natuwa dito, no, sa nanawala itong MERD na ito, kasi ramdam natin, no, na talagang may pagsasakal, no? Sinasakal talaga yung ibang mga charity vloggers dito. Hindi sila makakilos kasi may mata na nakatingin sa kanila, konting ano lang pagkakamali, andyan warning, merong suspension na gagawin. So, para bagang yung mga tao dito, yung mga charity vloggers, saan, ang tanong kasi, saan kami pupunta, saan kami lalagay, anong dapat namin gawin? Kasi channel namin to. Sino ba ang mas may karapatan dito? Yan yung tanong. Sino ang mas may karapatan dito sa Kalingap? MERD ba or si Kuya Val? No? Doon din sa ano, no, doon din sa inilabas na ano na mga na statement ng ano ng MERD, no, nandoon yung sinabi nila na to preserve yung kanilang integrity and dignity, and then walang 100% na suporta yung founder, which is Kuya Val. Nandoon din si Ate Edna, kanilang binanatan doon si Ate Edna. Para sa akin, no, po respeto, irrespeto din natin si Ate Edna. Si Ate Edna, napakalaking role ni Ate Edna dyan. Yung pagsuporta, yung pag-alalay niya sa kay Kuya Val, ang laki-laking role dyan ni Ate Edna. So, kung tatanungin tayo, sino ba ang may karapatan dito sa Kalingap? No, walang iba kundi si Kuya Val lamang ang may karapatan. Wala nang iba pa. No, wala nang iba pang pwedeng sumapaw dyan na mag-overpower. Kundi si Kuya Val lamang. Kung anong gusto ni Kuya Val, yun ang dapat sundin. Wala nang ibang pwede pang makialam dyan. Yun yung napansin ko kasi sa kay Mighty Emmy, na gusto niya kasi na siya yung masusunod, walang pwedeng may sumuway sa kanya kasi role niya ito. Maganda yung ganito, no, na sana maibalik yung dating Kalingap. Yung Kalingap na walang mga nakikialam, kundi si Kuya Val lamang. Mas smooth ang palakad dati ng Kalingap nung si Kuya Val lamang ang nagsasalita diyan, sinusunod naman ng ano ng mga charity vloggers, ng mga reactors noon, nung si Kuya Val pa lamang ang naguutos. Pero nung ngayon, nung nagkaroon ng MERD, sobrang naging komplikado ang lahat, no? Naging komplikado at parabagang may iniiwasan. Mga vloggers, merong iniiwasan kasi meron dito. Meron na dito yung MERD, no? At isa pa sa napansin ko na dito sa ginawa ni Bopil, no, na yun nga sabi ni Kuya Val na nag-overpower si Bopil. Ang nangyari kasi dito, para bagang naging kampante sila na nandito si Mighty Emmy na kanilang sinasandalan. Para bagang inichapwera nila si Kuya Val, no? Hindi na nila naisip na si Kuya Val ang founder,
na si Kuya Val pa rin ang dapat na masunod. Hindi porkit nandiyan kayo. Iyon yung ano, yun yung problema kasi kay Mighty Emmy, no, na puna siya lang ng puna dito sa mga charity vloggers. Pero bakit hindi muna punain yung mga nasa loob ng MERD, yung mga members niya, yung ilan dyan na members na nandiyan yung mga palamura, nandiyan yung mga balahura. Di ba? Yun dapat muna ang linisin. Yung sa loob mismo muna ng MERD na members ang dapat linisin bago tayo lumabas, bago tayo makialam dito sa iba. Kasi hindi lingid sa kaalaman, lalo na sa mga viewers, na ilan dyan ng mga balahura ng jajaan. At sasabihin ni Mighty Emmy na nakilala ko ang mga ito, mababait ang mga ito. Andyan ba yung dignity and integrity? Dapat tinanong muna, pinag-aralan muna ni Mighty Emmy yung mga nandiyan sa loob. Na isa pa sa mga napansin ko, yung sinabi ni Mighty Emmy noon na siya ay nagbabasa lamang ng mga report sa kanya ng mga members niya. So hindi dapat ganun. Hindi dapat ganun na makikinig ka na lamang sa mga report sa iyo. Dapat pag-aralan mo rin itong vlogger na ito kung ano nga ba. Ano nga ba ang personality ng vlogger na ito? Kasi alam natin na yung mga nandiyan, lalo na pag hindi gusto nila yung tao, talagang ididikdik nila yan, yung ibang nandiyan na member ng MERD. Alam natin ang pag-uugali ng mga nandiyan. Didikdikin at sisiraan at sisiraan. So makikinig. Siyempre, member niya ito, pakikinggan niya ni Mighty Emmy ang kanyang member. Dapat doon, pag-aralan. Halimbawa may in-report sa iyo na ganito, ganyan, pag-aralan mo. Ang profile ng taong ito, totoo ba? Totoo nga ba talaga yung ang report na ito ng isang member kong to? No? Hindi yung, minsan kasi, lalo na yung grupo na dyan, may grupo dyan, pagkakaisahan nila yung tao, lahat sila magre-report na, oo, ganito, ganyan, ganyan, natural, makikinig na si Mighty Emmy. So yun nangyari, may sulsul na nangyayari dyan sa loob ng MERD na yan. Kaya mas maganda talaga na nawala na yung MERD na yan. Ako, pabor ako dyan. Kasi mas lalo lamang gumulo ang kalingap dahil dyan sa MERD na yan. Okay sana ang MERD kung pumili ng maayos na members si Mighty Emmy. Hindi yung mga taong palamura, mga taong balahura. Sana yung mga totoong tao, totoong mga reactor na yung sinasabi na totoong merong integrity and dignity. Kasi kung ipipilit ninyo yung integrity and dignity dyan sa mga tao na nandiyan, questionable yan. Napakalaking questionable yan, yung integrity and dignity para sa mga tao, yung ilan na members dyan sa MERD na yan. So ito lang yung aking reaction patungkol dito, no, sa nangyayaring ito na sana bumalik yung dating kalingap. Sana hindi na bumalik pa ang MERD na ito para makialam sa pamamalakad ni Kuya Val sa kalingap. Dahil kaya-kaya naman ni Kuya Val. Sumusunod naman ang mga charity vloggers, ang mga reactors, na mga maayos na reactors pagka si Kuya Val ay nagsasalita. No? Pagka mayroong sinabi si Kuya Val na bawal, no, sumusunod sila. Sumuli, maraming salamat mga sangkay no sa panonood. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe kay Sangkay Lon, subscribe niyo na po ako. Click yung notification bell para updated kayo sa lahat ng mga videos na aking gagawin. Like and share itong video na ito mga sangkay. Kita-kits tayo ulit sa susunod na video na aking gagawin. Ingat kayo sa ang dako ng mundo bang kayo naroroon. Paalam na mga sangkay. Paalam.